para kay Toshi. Nawala na sa kanya dito yung mga Freya, nawala na yung mga Tams, nawala na yung mga Xborg, mm-hmm. pangatlong side lane mage. Mababago kaya nito ang tides ng game? Kasi 1-1 as a side lane, kailangan pang maging safe sa umpisa. Yes, yes. Definitely magiging parang stalemate for the side lane dito, kung saan man yun Chango. Pero what excites me dito for the side of Omega is how Hate, or rather, how Haze utilize the map. Kasi Natalia, definitely, siya ang magsiset ng tempo sa laro na to. Saan pupunta si Haze dito? Game number 3 is coming your way, boys and girls. Mag-uumpisa na naman sa orange box si Heat. Habang ang Omega ay bibigyan lang ng time, si Ajizi, execution actually. Chakno spotting out Heat. Tignan natin kung magka-counter-invade ba sila. Oo, pero looks like hindi na. Dahil nagdala, parang sinilip lang ni Chakno kung ano yung ginagawa doon sa may orange box. Oo, sakit. Sakit. Ito talaga yun eh. Ito talaga ang papansin ninyo mga kaibigan kung saan umiikot ang Natalia. The first 3 minutes, talagang pasasakitin ang ulo dito na execution. At saka kasi kung akay ka, wala ka masyadong gagawin kung wala ka pang Townsend Pounder eh. Meron ka lang nung Praggy. Yung Praggy lang, yung second skill lang yung ano mo, yung magagamit mo for a time. Pwedeng pang poke, pwedeng pang normal, pero hindi ka rin makakalapit. So talagang, wala dito yung execration early game na first 5 minutes, bugbugan. Pero ngayon, level 2 na siya. Oo, level 2 na siya. Na. Yun na. Oh, okay. Sabi ni Chakno, kanina ka pa. Kanina ka pa. Batuhin kita ng blender. So now, mga kaibigan, it's about Omega. Medyo mag-hold at sila talaga yung papasok dito. Giving Haji. Kumbaga, ang setup ng tank and ni Haze and Heat dito ulit is that to provide Haji the time na umikot sa mapa, mag-farm, get left and right o top or bottom ng mga crab and possibly get a pick off. Oo. Pick off type ang gusto ng laro dito ng Omega. Now looking at the preparations, Rob Luna, pangalawang beses natin nakita, Weakness Finder plus Aegis. Second time, 1-1 Aegis side lane, we're back to season 1. Para dito kay Benny Cutie. And nagiging effective to para sa kanya. Oo. Effective na effective yung Aegis talaga pa. No sense din naman since meron na silang Red 3. Speaking of Red 3, Benny Cutie, actually, kakabati lang natin. Yung Aegis ay hindi naging effective para mabuhay siya doon. Hitang namula dito. Binabato niya na lang si Eto Max as Toshi will save him by using the Meteor Shower. So Haze making the plays para dito sa side ng Omega. Oo. Speaking of place, we do also have here, mga kaibigan, from October 27 hanggang November 13, mag-login kayo sa inyong mga laro and participate in the Trickster's Village event and get Halloween candies for treasure spin. Each spin will cost 4 Halloween candies and you can get up to 7 each day. At pag na-complete nyo yung task, magkakaroon kayo ng Terisla special skin na Hammer Giant. Guaranteed yan sa 10 spin and of course, you don't want to miss this one out. Kunin nyo na yan, baka kunin pa ng iba. Yes. Yan, spin lang kayo ng spin. Speaking of spin, hindi na makagalaw ngayon si Benny Cutie dahil ang spam map. Nai-spam man siya dito ni Toshi sa top lane, kaya pinoprotektahan talaga siya ni Chakno. To the point na hindi na nakakagalaw si Chak dahil Omega na yung nagkocontrol ng mid at saka ng bottom. Yes, but we also have to take note, Manjin, na ito talaga yung power spike ng Omega, yung early game. And there's something to note. Yes, nakuha nila dito yung first turtle of the game. Pero one kill in just 3 minutes, hindi nila na ma-maximize yung uptime dito ng execution ng Natalia. Totoo, kasi parang babagal pa din eh. Yung pag-ano, yung pag-kill ng pag-kill ng pag-kill. To the point na nakakapag-farm si na Benny Cutie. Meanwhile, Omega setting something up dito sa bandang top lane. Sumubok mag-push ang execution dito. Pero it's still gonna be Omega on getting the gold. And mukhang sila pa rin ang in control ng tempo ng laban. Speaking of tempo, yan, kakasabi lang natin. Yun na yun. Those were the things talaga na i-expect mo for Omega or for in this type of draft. Kailangan talaga nilang maging aggressive dito. Yes, the turtle will always, probably will be there, pero ito ah, mukhang bawi dito sa top ang X eh. Bawi talaga ng Deviant Sword. Ito na ang Temples of Blades. Aegis coming in para sa kay Benny Cutie. But Omega will punish Benny Cutie's overextension doon sa top lane. At sila ang makakalamang pa rin. 12,000 gold against 10. Sa gitno, nagpa-farm lang sa baba. Pero still, itong top lane,
mukhang nalulugi na si Benny Cutie. Kailangan na ata nila mag-switch. Possibly. Possibly a switch or rather tiisin. Kasi if you're gonna switch the huge song doon sa may top, there's also, it's almost the same thing. Kasi mas medyo nakakapalag eh, yung Yujong dito. Kay Isagino. Yes, oh, Atamos. Nakita natin, nagka-cut lane pa nga doon si Isagino. That's how confident he is. So I guess, okay lang na muna na medyo masacrifice dito yung buhay ni Benny Cutie as long as the other two cores ng execration dito eh nakakapag-farm. Okay pa rin naman. Kasi pagdating sa late game, hindi na nagmamatter yung mga napitas ka ng dalawang beses. Yes. Kung ikaw si Benny Cutie. So ngayon, pinoprotectan siya ni Chakno. Pero agresibo pa rin si Heat. At si Toshi. Makita nila si Chakno dito. Pinaulanan ng mga meteor shower! Boom! Sakto pa sa pinakahuling pixel. At mukhang hindi pa tapos ang laban dito dahil yung Dragon ay papasok na. Turtle coming in. Nalasit dito ni Eto Max dahil sa kanyang ultimate with the Curse of Grow as well. So nakabawi ng onte ang execration. Pero tingin mo, panalo ba sila dun sa exchange? I guess they have to take it one way or another. Kasi compare na namatay na nga dun sa top. Medyo na, di siguro na-anticipate din ni Benny Cutie na hindi kakayanin ng buhay dun ni Chakno. He could be able to block the meteor shower from there. Kaso hindi niya nagawa. Or rather, yung normal attack niya nag-force na mag-lip siya doon sa bandang kaliwa. Oo. Speaking of lip, custom lip para dito kay Cartesi. And kung nakita natin yung mga items doon kanina, Robluna, no? Buo na yung magic, yung burning sensation para dito kay Toshi. Kaya talagang tinutuloy-tuloy niya yung pagbuhos ng meteor shower. Yes, yes. Pero something to note for execution, as yes, sila yung medyo nahihirapan dito going into dito sa early to mid game natin. Pero sa, yung si Eto Max, he's doing his job. Wag lang mabasag agad yung gitna dito na execution. Let for example, up to 10 to 12 minutes, yung mga sideline, yung mga cores nila dito would have enough time na makabawi. Nag-agree ako sa iyo, Rob. Kasi, again, kung ikaw ay type ng lineup na gusto mo ng pitas kayo, kailangan nyo ng mas maraming opening. Yes. At kapag ang gitna na yan ay sarado pa, may tori pa dyan, hindi ganun kadali pumasok sa mga jungles ninyo. Mas mabagal yung pasok mo. Oo, mas mabagal. So, medyo na-realize din yon ng Omega na hindi sila pwedeng maging hold lang sa gitna and uh-oh, they have to make something happen at yun na nga yung dito sa ibaba. Talagang pipilitin na itong laban na to dahil si Heat ay pulado. Si Hate actually ang lalasit sa kanya by using the pounce. So, Heat is down for the count. 18 seconds left. Meanwhile, tuloy-tuloy pa rin ang laban dito sa baba. Haze naman! Nag-give up ng dalawang kill doon ng Omega after the switch. And execration with a snap, nakabawi. Ano nangyari doon, Rob? Medyo na out of position, honestly, doon si Hayes. And I guess bigla rin siyang na-reveal. Pero ito ah, yung turtle dito. Another one for execration. Isa na naman para kay Heat dito at tutulong na si Heat. Okay, Rob. Execration, nalugi sila dito ng early doon sa top lane. Pero kagaya ng sinabi mo, yung mga heroes nila dito, okay lang hanggat si Benny Cutie yung nagsasacrifice dalawang deaths. Nakakuha sila ng mga biglaang kills. Ano ngayon ang conversion na kailangan nilang gawin? Kasi ang Omega, mukhang na-disrupt bigla yung rotation. Oo, na-dismantle yung early game strategy nila dito. They can still fight it naman. On the late game, they still have dito Haji uncontested. Nakakapag-farm 2-0-1 with KDA. Pero kasi ang mahirap dito, man, Gene, is that yung isa sa power spike ng Ling is yung ability niya na lumipat-lipat ng lane. Pero kung mapapansin mo dito, yung 1-1 and as well dito si Sagitno, nandun lang sila sa respective side lane nila. So yeah, meaning, hindi basta-basta si Haji dito na makakapag-split push. At saka hindi niya rin kasi kaya mag-isa yun eh. Yung 1-1 at saka yung Sagitno, kailangan talaga ng Omega dito ng tatlong tao para kumuha ng kill. And eto, Max, wow, nabuhay pa doon sa attempt ng Omega. Mukhang itutuloy ng Omega to. Kailangan nila yung kill sa gitna. Hajizi with a killing spree. Sabay buo pa ng Blade of Heptasis ni Hayes. I think sinacrifice na ni Eto Max yung buhay niya doon. Kasi if ever na hindi niya ginamit yung ultimate niya doon, mababasag yung gitna. And that yes, is something na nag-hold. Kung bakit nahihirapan i-penetrate ng Omega dito, the rest of the jungle in as well with execration. Dahil buhay pa yung Tore sa gitna ng Exe. Yun na nga. Pero speaking of Tore, nawala
ang gitnang tore ng Omega, imbis na Omega may makapag-push, execration pa. Dahil dun sa mga side lanes na space na nagawa nila. It's still an even ball game, Rob Luna. It is, it is. Ang hirap na sabihin ngayon kung sino lamang, parehas lamang, 10 minutes pa lang. And kung iisipin mo, Styles Clash yung nangyayari eh. Kasi Omega pumipilit ng laban, execution ngayon yung order na teka lang, saglit, di tayo lalaban, lalaban tayo pag tama na yung panahon. Oo, yun din yung ano, yung hinihintay din talaga ng execution. They know their power spike, alam nila their win condition could be, their chance on getting into the late game is high, or rather winning the game kung ma-hold nila to going into the late game. Speaking of ma-hold, dinahold dito ni Chakno yung tower dito sa bottom lane as the tower will fall down. Launch attack daw. Sabi ng side ng execution, pero sabi mo nga, alam nila kung kailan lalaban. As Sagitno will back off. Yes. For now, we're already heading into the late game. So, Omega, hindi nila mapasok dito yung gitna. So, I think one way for them to be able na ma-extract nila palabas. Kasi yung ginagawa ng execution, hold lang natin to. Mag-ultimate dito si Etomac sa gitna. Hindi makakapag-push yung Omega. And parang paulit-ulit lang. Cooldown ulit, ganon. Same thing will happen over and over. So I guess, for Omega dito, they have to make something happen dito sa Lord. Kailangan persahin na. Yo-o. Hindi na pwedeng ligaw sa magulang. Dapat rektatanan na. Mm-hmm. Ganon yung gustong gawin ng Omega dapat dito para may mangyari. Pero mukhang ang mangyayari, yung execration pa. Naku yung po. Papasok. Naku po, sabi ng execration, tanan pala, let's go! Naku, pero sabi ni Cardizzi, makulat ako! Habang si Heat ay nandito, huli ata si Sagitno, pero hindi pala. Huli pala si Chakno, at saka si Etomax. Habang sinabi ni Cutie, hinabot si Ace dito, pero wala siyang maaabutan dahil dalawa na ngayon ang nakuha ng Omega at mukhang may bonus pang Lord na libre. Yes, ang ganda. Ang ganda nung diversion na pinakita. Bukod sa nabasag yung gitna, mukhang may libre pang uncontested pa itong Lord na to for Omega. Perfectly executed. Medyo nalito, nawala sa formation dito ang buong execration, even Chakno and Etomax. Men, dito papasok yung sinasabi mo na dapat maging patient yung execution na Omega yung pumasok. Mm-hmm. Omega yung magpuwersa ng sapak. Pero ang nangyari kanina, para bang nanggigil sila, may hurricane dance naman ako eh. Bakit di natin pwedeng unahan? Totoo yan. And I think we have to thank, or rather Omega had to thank Haze doon. Kasi siya yung nagbibigay nung ano eh, nung parang anxiety for the side of execration na alam nila na nandito yung Natalia. So parang nanguhula sila in terms of the skill, nagkakas sila doon sa mga brushes. Then suddenly, iba yung nangyayari na parang nawawatak. Oo. Nagkakawatak-watak sila sa mapa to the point na nasi-single out sila, and that's where Omega is going in. Ang ganda ng pinoint out mo doon, Rob, na pag may kalaban ka nga talagang Natalia, lagi mong iisipin, nasan yun eh. Mm-hmm. And execration, knowing nawais sila sa game, pag nakita nila, anahulaan nila yun, pasan sila, ninja, manggigigil talaga sila sa kill. To the point na, pasag na yung tori nila dahil nga na-sacrifice nila yung patient game nila kanina. Oo. Look at this. Yung pag-hold nila kanina, parang naging baliwala na. Baliwala talaga dahil mukhang may laban na. Tignan natin, papasok si Haze dito, chuk-chak. Habang si Haze ay, actually, tumani lang dahil tore lang ang target talaga ng Omega. Heat is always there as well. Wow! Team Omega with a snap. Isang clash lang ang kailangan. Rekta tower na kagad sa taas. Yes, rekta. At nasasaktan na rin talaga sila dito with Toshi's damage. Yes, wala sa kanya dito yung mga kill. Pero he's the one, aside from the zoning out na binibigay ni Heat, yung may kasama eh. Merong backup na meteor shower. Parang ang tawag dyan, Rob, cover fire technique. Oo. Cover fire. Nasa harap si Heat, umiikot-ikot, sabay malayo pa lang si Toshi, tinitira ka na. Ay, mahirap yun. Para siyang marksman, pero mage yung gamit niya. Oo. Pero, kaya hindi makapwesong execration. Yes, yes. Pero syempre, hindi natin pwedeng i-out dito. Execration, this is a lineup that has to work on the late game. They don't have two marksman, they still have here a pseudo tank with damage as well. Sagitno dito for the usual. If ever
they'll be the one. Ma-disrupt nila dito yung backlanes. They could be able to pick off dito si Hayes or rather si Toshi. Magka-crumble pa rin naman dito ang Omega. So that's the reason ang ganda ng pag-back ng Omega. They know na pwedeng-pwedeng kumambak dito ang XE. Totoo, no? Kaya ito yung maganda sa Omega eh. Alam nila kung kailan din sila lugi eh. No? Kaya out instant, scatter out tayo. Kasi execration, pag nagdikit-dikit, gusto nila yan eh. Kasi meron silang Hurricane Dance. Meron silang setup ng Farsa. So ngayon, sa side ng Omega, Rob Luna, how can they end this? Lamang na sila. Paano nila papasukin yung loob? Kasi merong Farsa ngayon na mataas yung spam. Merong pang Akai na pwedeng pantulak ng minions. Oo, I guess they still need to wait for the Lord or get a pick-up na posible doon kay Sagitno. Now, the top lane is open dito for execution. Now, dito natin mararamdaman na yung the split push na pwedeng gawin dito ni Haji kasi hindi na pwedeng magstay dito yung side lanes nila. Oo. Pag didikit-dikit na yung execration na yan, and of course, yun nga, bawal nang humiwalay. So that's where Ling, that's where Haji gonna shine best. Pwede nga dito, since Toshio has damage, pwede, or even Haze, kaya nilang kunin yung Lord while Haji was on the other side lane, just wanting na mag-react doon ang execration. Ito yung magandang pag-evolve ng Ling sa game, eh, no? Yung parang, hindi na siya basta-basta carry lang. Umaabot din na bandang late game. Siya na yung nag-split push. Yeah. Hindi nga split push, siya yung nagka-cut. Kasi madali niyang makakat yung mga minion waves dahil nga sa kanyang flinch voice. So, dito na papasok yung pagiging objective-based playstyle ng Team Omega. Yes. Dito kay Haji Z. Totoo yan. Look at this. Ang ganda. May mukhang may pick-off pa yata na mangyayari. Napilitan gumamit ng Black Dragon sa sagit, no? Totoo. At napilitan din mag-ultimate dito yung Farsa. May mangyayari kaya, mahuli niya kaya si Haze sumabog because of the passive. Haze actually miscalculated the damage. Let's see, can execution pull it off? 18-minute mark. Rob Luna, nakatingin tayo. Isang minuto na lang. I guess they need to force a Lord dito. Omega, we've had a hard time dito. Wala si Haze, wala yung nanggugulo. They have to push this one. Habang wala pa yung Natalia, habang wala pa yung CCTV, nagkakaroon na rin ng items dito si Benny Cutie. Haze, napaka-crucial nung nangyaring death. Let's see, can execution get this? Ganda ng pwesto dito ni Haji. Set up. Tignan natin, kalahati ang buhay. Hito, umikot-ikot. Ito na yung meteor shower. Haji, doon sa bandang gilid. Tinatarget niya ngayon si Itomax. Itomax, kalahati na ang buhay niya. Nako, napaflicker siya. Boom! Tinusok na parang quick-quick si Itomax. At ngayon, si AGZ. The KDA machine came to play. Napakaganda ng flank. At tatlo ang nawala sa execration. Omega will take the Lord and probably this mid lane tower. Oh my, ang ganda. I was really looking kung ano ang gagawin doon ni Haji. He went actually on the back lane, pinuntirian niya dito si Itomax, katabi na rin doon yung 1-1, and the rest is history. Hindi pala sila yung nakakuha ng Lord. Actually, hindi ko na alam eh. Basta alam ko, the rest is history na nga. Rob Luna, Omega, with a 2-1 victory, Mr. KDA Machine, Hajizi. With the clutch plays sa bandang hulihan. Clutch plays at the same time, hindi na nila pinalampas pa ng 18 minuto dahil baka nga yun ang kalakasan.